na sila naninibago dito sa championship success. Pag dumating tayo dun sa late game, uh-huh. I really think may capability sila dito. Pero ito yung kailangan nilang ingatan eh. Uh-huh. Kasi alam din ng Omega. Alam din ng Omega yung ginawa sa kanila nung game number 2. So with the Ling na nandito sa site nila, plano din nilang habulin tong Claude. Oo. Habula-bulin nila tong Claude. May capability sila eh. Respect talaga. Pati, oo, ang daming bagay na pwedeng pang ano, pang control din sa Claude eh. Meron silang pang knock up, pang cancel ng ano, ng Blazing Duet coming from the Popol and Koopa. Marami din silang mga pagkakataon na ma-burst out tong si Claude kapag nahuli siya sa may jungle area with the Farsa and also Ling. So, all around talaga, I can't really say na, or I can't really determine at the moment kung sino yung lalamang when it comes to the early skirmishes. Pero kung sino siguro yung una mag-i-initiate, kung sino yung makakuha ng main item, yun yung magiging factor. And Kilowash, ang lalim ng pwesto niya dito. Unang tutumba si Johead. Hadjizi ma-force out sa kanyang sariling gubat, pero andon ang members ng OMG para mag-set up at para alalayan siya na makuha niya yung kanyang purple buff. Pero si Kilowash, andito pa rin, mano na mission, gusto niya pa rin nagawin to. At GC, magagamit niya ang kanyang retribution at matitake down siya. Now, bakit okay lang kay Kilowash na matumba or mamatay dun sa instance na yon? Well, unang-una si Hadjizi na takedown niya, wala nang retribution or na-cancel niya kaagad yung purple buff dito ni Hadjizi, which is a big factor. Nangyari din to kanina nung ating second game or rather the first game na nagkakaroon ng palitan, na nare-remove kaagad ng Omega yung mga buff coming from the core of Aura, at yun din yung giging reply ng Aura dito. So okay, pwede tayong magkaroon ng aggression, but here in the bottom lane, mukhang mauhuli naman ni Kenji. Pero what I'm trying to say is the control of the jungle. Okay lang magkaroon ng trades na ganun as long as yung magiging trade mo is the main core hero ng kalaban. Kagura ang magiging kapalit ng buhay ng Baksha, pero ang nangyari yon sa magkaibang lane. BenQ, Toshi, dash battle sila dito sa taas. At alam mo yun, nandito na rin si Farsa at si Popol and Koopa. And sa totoo lang, the zoning capability na mayroon yung Omega with the Popol and Koopa plus the Farsa, napakataas, lalo na kapag ka nag-level 4 na rin dito si Heat. Pero Kilowash, talagang hindi niya pipipilit masyado si Kenji dito. Alam niyo yung yayakapin siya ni Kenji eh. Pero might as well, wag mo na lang gamitin yung skills mo sa kanya, tumakbuhan na lang. Kasi yung stacks mo nga, nagagamit mo pa. At least, kapag ka iba yung nalapitan mo, yung combo mo nandun pa rin. Oo. Pati siyempre, alam naman natin yung skill utilization, malaking bagay talaga, especially when it comes to the early game. At napapansin natin yan dito sa movements ng dalawang members. At nakakuha agad ng Turtle ang side ng Aura, but look at the network, dikit pa rin. Talagang nakakahanap pa rin ng paraan ang OMG, ang Omega, na makakuha ng kanyang resources kahit na shutdown ka agad si Hadjizi as early as possible. Pero tingnan mo naman, Tur, si JP nangungulit pa rin. Talagang dinidelegate niya na napupwera sa tuloy yung Omega na mag-delegate ng isa pang hero na para bantayan si Hadjizi. Alam mo, hindi naman niya goal ngayon na iba to yung purple buff. Ang goal niya ngayon, pilitin yung retribution dito nung Ling. Gusto niya magamit yung retribution para laging na-cooldown, at kapag may mag-invade or may malaking objective, at least, walang retribution at mas free silang kunin yun. Oo, kung tutuusin, pati malaking bagay din yun kapag umabot tayo or malapit na yung death timer, rather yung timer ng Turtle, pero napagandang toss. Ejector para kay JP. And I don't think napipilit nila yan. Nagawa nila yung trabaho nila, and sila Kenji, sila Hadjizi, aalis na yan dyan. Kasi nga, nakuha mo na yung pakay mo. And habang nangyayari yung lahat, si Lord Hades, ang naging trabaho niya was to take the energy shields na nandun sa may taas. Nagpapalawak lang siya dito ng bulsa, or nagpapalalim lang ng bulsa to. Oo. Para pagka dumating yung point na nakuha niya na yung second core item niya, aside from the Raptor Machete and the boots, Yun yung magiging turning point para sa side ng Aura na laban na talaga tayo agad. That's true. Kasi isang Demon Hunter lang or plus the isa pang staff, yung Golden Staff, malaking bagay. Pwede agad siya sumama sa team fight na gamitin ngayon ng Blazing Duet. Pero Omega, mukhang apat na members dito, Ter, sa may top lane. Uy! At nakita mo yung payong, binato sa may dun sa may kitna. And look at this! Lord Hades, Blazing Duet, tumumba si Ling. This is going to be a free lord, or will it be? Andito sila Toshi and Synchrofusion, binato niya. Pero hindi yon magmamatter as merong retribution si Hades. Yep, at nakita natin, pick off kagad para kay Hadjizi, or pick off kagad
he had Jeezy and that already secured a turtle para sa side ni Aura. Nice attempt din para kay Toshi na gamitin kanya Synchro Fusion. Pero again, instant damage kasi yung Retribution. Pati meron kang additional na damage on top of that. But Kiluwash forcing Cortese to use his wings by wings. At unti-unti nakikita mo talaga, all about aggression eh. Talagang ayaw nilang bigyan ng pagkakataon si Hajizi na makakuha ng purple buff every single time. Pangatlo o pang-apat na beses na tong turtle, pero walang free purple buff para sa Omega. Alam nila kung gaano ka-importante to kay Haji. Alam nila kung gaano ka-importante sa isang Ling yung kanyang buff. Sabi-sabihin, naniniwala ako dyan na talagang walang easy basket para sa side ng OMG. Kailangan nila ipaglaban lahat ng resources na pwede nila makuha. At si Haji na pa-Tempest of Blades, JP, nahuli sa may gitna, nanakap siya, flame shot, binato para kay Haji. But sadly, kay Hita tama yun. And Omega, makuha nila yung objective nila. Pero yung opening pa rin, may nakuha pa rin sila. It's going to be the Tempest of Blades na mag-deplete nila doon sa side ng Ling. Yeah, pati nakita. Pwede kunin 'yun. Oo. Pati nakita natin kanina kahit yung knockout strike talagang gagamitin lang para ma-push back yung ano eh. Para ma-reset lang talaga yung purple buff. Kaya napuwersahan na rin si Hajizi na gamitin na natin. Tapos, yung Tempest of Blades. Habang dinedelay mo yung Ling, yung Claude, dire-diretso lang sa kakaparm. Ayun. Kaya niyang tahi-tahiin. Tapos pati ang bilis ng movement speed niya, meron siya kasing activity. So lumalamang ang ganda ng play. Eh. Ang ganda ng play ng ano eh, ng Aura dito eh. Talagang binibisi namin, pinupool namin yung mga members ng OMG para magkaroon ng space dito si Claude. At nakahulihan na naman, walang Tempest of Blades doon si Haji. Pero alam mo, malayo din naman sila Benny Cutie. So hindi magmamatter yon. Now, for Heath, tamang bato lang ng kanyang spear, tamang pakagat lang dito kay Koopa. And si Benny Cutie naman, alam niya din naman yung kanyang... paano ba sabi ito? Alam niya din naman yung kanyang limits kung ano yung dapat niyang gawin at hindi. And Benny Cutie on a hero like Benedetta, naniniwala ako na parang ano yan eh, may mga initiation potential din yan na meron eh. Oo. And that is going to be the unstoppable force. Ginamit sa may pinakalikod. Heat na ba ito? TNG na pagamit ng flicker out. And here comes the Feathered Airstrike. Doon matatapos ang laban. At Aura pa ang nawalan. Ang ganda ng positioning ng Omega doon. Ginamit nila yung edge ng isang cliff para maproteksyonan yung positioning ni Cortese. And Cortese getting that Feathered Airstrike with the better positioning na choke out nila yung Aura from that small gap na meron sila. Pero Lord Hades? JP, siya ang pinaka-target. Nagaanap sana si Hades doon ng opening. Kaso masyadong ang madaming control doon sa area na yon. May combo yung Farsa na pwede ka ma-stun. Pwede ka mabangga ng isang Kenji na or sabihin natin ng isang Kenji na first skill and ma-stun ka for a certain amount of seconds and that is usually ang tingin ko dito. Omega, there's a lot of opportunity for them to catch up. Hindi naman ganun kalayo yung net worth nila. Again, 1.8k lang yung lamang ng Aura PH. Pero magkakatulo to kung sakali makakuha ng objective yung Omega, which is the next turtle. 60 seconds para sa turtle. So ang ginagawa ng Omega is just clear out all the jungle creeps, look for a pick off. Basta hanggat nandyan si Farsa sa likod nila, si Cortese sa likod nila, kaya nilang manalo ng team fight. Basta maganda rin yung positioning dito ni Cortese. And si Toshi, pwedeng pasabugin ni Kiluwash, pero yung damage output, dalawang part lang yon or two hits lang yon dun sa possible combination na gawin sa kanya ni Kiluwash at hindi siya magpapadakag. Si Kenji, nakita nila, nasepat nila sa laban dito. Unstoppable force. Uy. Binato dun sa may kabilang dulo. Meron, wala siyang first kill. Hindi siya makakatakas. Greed, nahuli si Heath. At eto yung ayaw na popular Koopa, Lord Hades. Nanakap siya, na-stun siya, pero meron pa rin BMI. Wow, ang ganda ng pagkakatiming ng initiation dito ni Lord Hades. Kahit na-cancel yung kanyang Blazing Duet with the knock-up from Popolin Koopa at na-stun din siya, naiwan niya pa rin yung kanyang BMI at the right place at the right time. At nakakuha na rin siya ng kanyang Golden Staff. So lalong puputok yung damage dito ng Blazing Duet ni Lord Hades. And sooner or later, kapag nakakuha siya ng isa pang item, makakakuha siya ng isang magandang opportunity for a solo objective take such as the Lord or rather yung Turtle. Dapat aware ang nangyayari ngayon ng ano eh. Aware ang OMG na nangyayari ngayon sa Aura na lagi nagbabrush si Paquito. Hindi siya umaalis doon. Si Kiluwash talaga yung pinaka nagiging main damage dealer nila na hindi niya naman goal pumatay eh. Hindi niya goal ma-take down. Bonus yon. Pero kapag ka na-combo mo yung kalaban at napababa mo yung buhay, automatic tinatanggal mo sila doon sa may mapa at pinapabalik mo sila sa base.
Tapos doon sa may baba, there's a great pick of Benny Cutie na huli siya. Uy. Pero at times parang ano yan eh. Kailangan mo kasi din i-set up kung sino na talaga yung pinaka-main kalaban mo. Yung para saan ang pinaka-main kalaban dito? Lord Hades na eh. Oo, Lord Hades kasi talaga. Kita mo naman yung level niya. Level 13 up against a level 12 Hadjizi using his Ling. At kaka-takedown lang din ni Hadjizi dito. 7 seconds on the sidelines. But looking at the items, going for an endless battle. Meron siyang Demon Hunter Sword. Pero meron na rin, tingin ko, mag-Oracle yata to or mag-Agra-Athena Shield para dun sa Feathered Airstrike ni Curtizzi, kasi nakita natin kanina na kahit dalawang Feathered Airstrike hits lang, eh, almost lagpas kalahati na agad yung damage niya, and also with Toshi. And Curtizzi, siya ang napili. Purify, pinihit, at hindi siya lalaban. Tatakas lang siya. Tatakas lang din siya kaagad. Pati nakita na rin niya na posibleng op, nawawala yung ibang members ng Aura dito. So much safer na umiwas na lang din siya at tumakbo. Pero nakita mo naman si JP pati si Kiluash going for a sandwich play. Mm-hmm. Benny Cutie and the others, talagang literal na nandito lang sila sa area. Ayaw nila ibigay. At kung napapansin mo, si Benny, inaantay niya lang yung panahon na lumabas yung buff. Eto, pilitin dito bigla ng side ng Omega. Ngayon, hindi na naman successful yung Link kumuha ng buff. Oh. Yun yung maganda sa ginagawa ng Aura. Alam nila kung ano gusto nila, alam nila kung paano counterin at hindi nawawala yun sa utak nila. Hindi naman ibig sabihin na shutdown mo siya sa early game, shutdown mo na siya sa buong phases eh. Yun nga eh. Kumbaga, basta kailangan mo lang siyang i-continue. Kumbaga, kung sakaling nagkaroon ka ng opportunity to shutdown the Link earlier, gawin mo lang siya ng gawin. At yun din yung ginagawa ng Aura PH. Talaga hindi nila tinatantanan yung purple buff ni Hadjizi every single time. At with that purple buff, nawala siyang purple buff, mas malaking opportunity na bibigay ng Aura PH to go for any kind of engagement. Kasi confident sila na, okay, sige, makakapasok siya with the Tempest of Blades, pero hindi siya makakapag-dash in, dash out ka agad ng ganun kabilis kasi maubos siya agad ng energy. But look at the minimap here. Aura PH, sinisimulan na yung Turtle, pero aware din naman yung OMG. But JP, with the initiation. Uy, ang ganda ng nakaplayo na ginawa ni Popol and Koopa. And look at this, Heath! Siya ang next target ni Benny Cutie. Tutumba siya, Kenji. Pinre-empt ni Benny Cutie na babalik siya sa base. Pero doon siya sa may kabila dumaan. At si Ling, nag-split push na lang. Alam mo, tinignan ka din yung laban kung ano mangyayari. Si Benny Cutie ang pinaka-main target ng dalawang members dito. Ang ganda ng death rush na yun na ginawa ng OMG. Holy Crystal! Ang lalabas, pero alam mo, Omega, ang dami nila nagamit na resources. Mapapauwi ba nila tong Ling? Retribution is still up for these teams. Ooh! At magkakaulian ba? Grabe yung damage output ng isang Kagura. And natunaw si Hadjizi. Natunaw talaga siya kaagad doon. Sinubukan pumasok dito ni Hadjizi. Hindi siya kasi makapag-poise doon sa may gilid ng Lord eh. Mabiburst siya kaagad ni Greed. Pero with the anticipation from Greed, saktong-sakto yung pagkakalagay niya ng same way umbrella plus na yun yung overturn, nalusaw kaagad si Hadjizi. Which is, tingin ko, yun din yung mga risk na kailangan mong i-take eh. Kung sakaling napapansin mo na sobrang importante talaga itong objective natin, okay lang kahit mamatay ako, basta makakuha ko ng retribution. But he tried his best. But his best wasn't good enough kasi ang taas na rin. My best. Oh, ang taas na rin kasi ng burst damage ni ano eh, ng Aura PH eh. At ilang members yun nandun? Apat. Apat. Pero maganda sana kung ano, kung nakuha din ni Hadjizi yung retribution. Feather of Heaven nakuha ni Toshi. And look at this, unti-unti na nagmamark siya ang Lord doon sa may bottom lane. Tignan natin kung paano nga ba ay ma-manage ng Aura PH etong pagtutulak na to. Tumba yung base, tumba yung turret doon sa may baba. Doon sa may taas, si Benny Cutie, unti-unti niyan chine-chip down yung torre. Feathered Airstrike para makontrol yung bottom at yung mid. Sabi ni Benny Cutie, ito yung opening, ito yung gagamitin nating minions para makaabot tayo doon sa pinakadulo ng base nila at takedown yan. At ngayon, open na yung bases dito ng side ng Aura, ay ng side ng Omega rather. This is going to be tricky para sa OMG. Oo, sobrang tricky niyan kasi kailangan nilang mahanap kung saan pupuesto yung Aura PH kasi sobrang exposed eh. Kumbaga, oh, with the yin yung overturn dito para kay Greed. Pero hindi pa rin enough. Pero going back sa what I was saying earlier, talagang mas mahihirapan sila na matprotektahan yung purple buff dito ni Hadjizi. And that is the thing that's happening. Ito talaga yung pinofocus ng mga teams, Heath and the others. Ilang flicker ka nagamit to? May isang flicker tayo nakita. Oh! And Haji! Muntik pa! Kamunti ka na! Kamunti ka na! Gabalahibo! Gabalahibo na! Unting-unti na lang kapag tinabaan
yun, bilyar. Bilyar talaga to. Sumeksi si Hajizi doon. Ginedli, tol. Pero kung sakali tumama yun, ako po. Yun yung yun ano, yung kumbaga sa 9-ball. Yun yung 9-ball. Yun yung 9-ball. Saktong-sakto, naka-yellow pa naman si ano. Si Hajizi. Pero ito, very rare strike. JP, nahuli sa may gitna. Meron siyang immortality. Nagamit yung immortality niya. Makakatakas ba siya? Meron sinet up dun si Heat. Na-trap! And buhay pa rin si JP. But not for long as iti-takedown naman siya ni Kenji. Nice defense and nice usage of skills dito para kay Heath. Na-cancel niya yung Blazing Duet and also perfect placement ng Popol Surprise. Hindi nakalapit, hindi nag-push further si Lord Hades. And Lord Hades, nakita mo naman yung kanyang damage output. Kumukuha na rin siya ng mga defensive items, Athena Shield, plus the Queen's Wings, at full set of items na rin si Lord Hades dito. So nag-aabang na lang yung Aura PH na magandang opportunity para makapasok. And also Ling, I think kukuha na rin siya dito ng is either Brute Force Breastplate or ng Immortality rather. He's already preparing for it, but it will take a little bit more time. Yun ang magiging play ng Omega. Patagalin pa natin ng unti. Hintayin natin magkaroon ng Immortality si Hajizi para mas safe yung next engagement natin. Kailangan nila maging active sa mapa ngayon. Kailangan nila hanapin kung asaan yung Claude at all times. Hindi pwedeng bigyan yung Claude ng opening doon sa may likod at makapag-blazing duet siya to the point na hindi na talaga mapipigilan ng OMG yung pag-ikot niya. OMG, kaya pa nila to, pero BenniQ din sa may pinakalikod na puwersa, umalis yung Farsa, Hajizi, Tempest of Blades, paalis, dalawang ultimate na ang nawawala para sa side ng Omega. Nako. Paano nila lalabanan to ngayon? Depende siguro kung meron pa namang Zaman Force dito si Toshik. Pwede niyang ikabit-kabit yung kanyang Chrono Dashes plus sa Synchro Fission, Courtesy. Medyo mababalan din naman yung cooldown ng kanyang Feathered Airstrike, so I think it's enough. And Aura PH, understand that. Okay, wala pa. Nakagamit ng ultimates dito yung Omega, but not the key ultimates na hinihintay nilang gamitin ng OMG. So sinisave pa rin ito ng OMG, going for a counterplay, at yun yung gagawin nila ngayon. And Kirk, kinailangan niyang gamitin yung Feathered Airstrike para mapaalis si Kilowash, kasi automatic si Kilowash, papasok yun doon. Mm-hmm. If ever walang reaction ng isang Feathered Airstrike. And that means kapag ka binato mo yung Feathered Airstrike na yun, gine-give up mo na yung buong idea na i-contest mo pa yung Lord doon sa may Riverside. Pero Thirst, pansin ko ha, kumuha dito si Kilowash ng Shadow Mask. At kailangan natin abangan kung nasan palagi ito si Kilowash, because he might go for a sneaky play here. Exposed na yung side lanes ng OMG, so pwede niyang gamitin to for a split push. And given the fact na yung Lord is pushing into the middle lane, kung nasaan yung most penetrable na position para sa OMG, so OMG needs to prepare for this next attack from Aura. Marcha ng Lord doon sa may gitna, limang miyembro ng OMG. Pinipigilan sila isa-isa. Benny Cutie, Electro Final Blow doon sa may gilid. Kilowash, nakapagpa-knock up ng tatlo. Uppercut na sa dalawa pala, ladies and gentlemen. Pero doon sa may gitna, Tori lang ang puhunan at Tori lang ang kalaban. And that is going to be game number 3 papunta sa side ng Aura PH. This winning moment is brought to you by Master and ladies and gentlemen, Aura Philippines at Match Point. Sobrang crucial ng nangyari kanina.